Check the mic and make sure it sound right, boys. COVID-19. Kaya po, dapat
hindi na natin sinasara, binubuksan ang ating mga komunidad. Wala pong dapat lockdown at alert level. Dahil nandyan na ang sinabi ng mga doktor na kailangan natin. Pangalawa po, kalidad na edukasyon ang sandigan ng magagandang trabaho para sa ating mga anak. Pangatlo po ay ang mapayapang pamumuhay para sa ating lahat. Yung hindi po tayo nagnenegosyo, pumapasok sa trabaho, yung ating mga anak pumapasok sa paaralan, natatakot tayo na merong mangyaring masama at merong gagawa ng masama sa kanila. Pangalawa po, ang Unity Team ay may dalawang ikinakampanya. Andito na po sila, ang ating mga senators at si Apo BBM, ayan na. Yung May 9 ay dadalhin namin ang buong sambayanan na wala pong kulay. Wala pong red, wala green, wala pink, wala yellow, wala blue, wala purple, wala violet, wala orange. Isa lang po ang kulay natin lahat. Ang kulay ng Pilipino, magiting at masipag. Yan po ang Pilipinas, nagkakaisa. Pangalawa po, ay ang kampanya ng kapayapaan. Sinasabi po namin, we commit na gawin at ituloy ang mga reforma na nasimula ng pamukit po Bongbong Marcos. Dahil siya po ay merong experience na 4-term senator ng Ilocos Norte, 1-term na 4-term governor, 1-term na senator at 1-term na congressman ng Ilocos Norte. Ako po si Sara Duterte. 3-term mayor po ako ng siyudad ng Davao. 1-term vice mayor. At sa loob po ng 6 na taon na naging mayor ako, nagawa po ng Davao City na maging pang-4 sa buong Pilipinas. Most competitive, 4th most competitive city. At pang-8 sa buong Pilipinas na pinakamayaman na siyudad sa buong bansa. At noong ako po ay naupo 2016 as mayor, mahigit 1 billion po ang utang ng siyudad ng Davao. Pagbaba ko po ngayong Hunyo, 0. Wala na pong utang ang siyudad ng Davao.